Magandang umaga po para naman sa ating weather update ngayong araw ng Linggo, October 28, 2018. Sa kasalukuyan ng ating paring bagyong si Rosita, ito'y patuloy pa rin nga kumikilos palapit po sa ating kalupaan at ito po ay kumikilos sa direksyong Pakaluran. Sa kasalukuyan naman, wala pa rin tayong masyadong epektong nararanasan dito sa bagyong si Rosita. At sa kasalukuyan, ang ating bagyo ay nasa layong 980 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Ito ngay patuloy pa rin kumikilos sa direksyong Pakaluran sa bilis naman na 20 kilometro kada oras. At ito pa may taglay na lakas pa rin pinakamalakas na hangin na umaabot sa 200 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso naman na umaabot sa 245 kilometers per hour. At base nga sa ating track, ano, ang ating bagyong si Rosita ay maglalandfall nga dito sa Cagayan Isabela area sa Tuesday. At posible pa rin tayong magtaas pa rin ng mga tropical cyclone warning signal ngayong araw ng Linggo, siguro mga mamayang gabi. At posible pong itong lumabas ang ating bagyo sa Philippine Area of Responsibility naman sa November 1. At yung mga pag-ulan naman na dulot po ng ating bagyo ay posibleng maranasan by Monday afternoon onwards, no? Kaya patuloy pa rin nating pinapaalalahan ng ating mga kababayan dito nga sa Northern at Central Luzon na patuloy pa rin pong mag-ingat at maging alerto po sa posibleng pagkakaroon pa rin ng mga flash floods at landslides sa mga darating na araw. At para sa magiging ilagay natin panahon sa araw na to, dahil hindi pa rin nga nakaka-apekto itong ating bagyong si Rosita, dito po sa Cagayan Valley Region at sa Cordillera Administrative Region, patuloy po tayong makakalanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mahinang pag-ulan na dulot pa rin po ng ating amihan. Samantala, dito naman po sa Ilocos Region at gayon na din sa Central Luzon, makakaranas naman ng bahagyang maulap na kalangitan na may mahinang mga pag-ulan. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi ng Luzon, asahan po natin ang maaliwalas pa rin panahon na may posibilidad pa rin ng mga isolated thunderstorms, no? At ang ating pong temperatura sa Tugigaraw, inaasahang maglalaro sa mga 23 to 30 degrees Celsius. Sa Lawag, 24 to 32. Sa Baguio City, 15 to 24. Metro Manila, 24 to 33. Tagaytay, 19 to 28. Legazpi, 24 to 32. At sa Palawan ay 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, dito naman po sa Kabisayaan at Mindanao, asahan pa rin natin ang maaliwalas na panahon na may posibilidad pa rin ng mga panandali ang buhos ng ulan na dulot pa rin natin mga localized thunderstorms. Ano? Dito po sa Kabisayaan, ang ating temperatura, Iloilo, posibleng 25 to 31 degrees Celsius. Cebu, 25 to 32. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman po sa Mindanao, sa Zamboanga City, asahan pa rin ang 23 to 33 degrees Celsius na temperatura. Sa Davao, 25 to 33. At sa Cagayan de Oro, 24 to 33 degrees Celsius. Para naman po sa ating mga mangisda, gumagamit po ng maliliit na sakyang pandagat, may nakataas po tayong gale warning sa kasalukuyan. Ibig sabihin po, malalakas po ang alon sa mga sumusunod na baybayang dagat. Ano, pinapayuhan natin yung ating mga mangisda na simula ngayong araw ay hindi na sila pwedeng pumalaot. Yan po dito sa baybayang dagat ng Batanes, Calayan, Babuyan, Cagayan, Ilocos Provinces, Isabela, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Aurora, Quezon, Camarines Provinces, Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, Sorsogon, Eastern Coast ng Quezon, kasamang Polillo Island, Northern and Eastern Coast ng Samar, Surigao at Dinagat Island, ganyan na rin po sa Siargao. Malaki po ang alon sa nabanggit na mga lugar, kaya pinapayuhan pa rin sila na huwag pumalaot sa nasabing mga baybayang dagat. At para sa magiging ilagay po ng ating panahon, susunod na tatlong araw, sa Metro Manila, bukas po, asahan naman ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Pagdating po ng Tuesday at Wednesday, magkakaroon na tayo ng mga pag-ulan na may mga pagbugso na hangin. Temperatura po natin, 24 to 32 degrees Celsius.
sa Baguio City sa susunod na tatlong araw. Ngayong Lunes, maaasahan na po yung mga pag-ulan na may pagbugso ng hangin. Temperature na po, 14 to 23. Pagdating ng Tuesday at Wednesday, magiging masungit na po ang panahon. Magkakaroon tayo ng 13 to 21 degrees Celsius na temperatura. At sa Legazpi City, susunod na dalawang araw, magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga thunderstorms. Temperatura natin, 24 to 31 degrees Celsius. Pagdating ng Wednesday, posible nang bumuti ang panahon, magkakaroon na lamang ng isolated thunderstorms. Temperatura po natin, 24 to 32 degrees Celsius. At sa Metro Cebu, susunod na tatlong araw, maaliwalas pa rin panahon na may isolated thunderstorms. Temperatura po natin, 25 to 32 degrees Celsius. At dito naman sa Davao, asahan pa rin ang mainit at malisang ang panahon. Susunod na tatlong araw, mga isolated thunderstorms lamang po ang ating inaasahan. Temperatura natin, 25 to 33 degrees Celsius. At ang ating araw, inaasahan sisikat ngayong 5:50 ng umaga at muli po itong lulubog sa ganap na 5:29 ng hapon. At para po sa mga karagdagang impormasyon, mangyari lamang na mag-log on po sa mga sumusunod sa ating Facebook and Twitter account, DST_PAGASA, sa ating mga weather report sa YouTube, DST PAGASA Weather Report, at sa ating website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan po ang latest mula dito sa Forecasting Center ng PAGASA DOST. Ang inyong naging tagapag-ulat, Meno Mendoza.